Manny Vlog, kami galap shout out. Na shout out po Tito Manny Vlog. Ayun, shout out po sa inyo. Salamat. Solid supporter ni Idol Pal Santos Matubang. Ayun, Tito Manny Vlog, paki-subscribe mga karom. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat mga hermano, hermana. Ito po si Tito Manny Vlog. Saman po kayo ng panig ng mundo naroon ngayon. Mag-ingat po kayo palagi at tapagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at patuloy na nanonood sa aking video reaction. God bless you all po. At patuloy po natin supportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Ate Adna Vlog. Ganoon din po si Kabusiness at Papa Dance. Kung nanonood po tayo ng kanilang mga video, huwag po natin skip yung ads upang sa ganoon ay patuloy po tayong makatulong sa kanilang adhikain, sa pagtulong sa ating kapwa na naghihikaw sa buhay. So po, meron po tayong napanood na talaga namang lalabs ni Ate Maylin itong si Ben. At handa niya pong ipagkaloob ang lahat para kay Ben. Siyempre, pagkamahal mo, di po ba? Pagkakaloob mo lahat. Di po ba? Kahit yung iyong sarili, pagkakaloob mo. At kung anong meron ka na mga bagay, siyempre, isishare mo sa kanya. Di po ba? At yun nga po, no? Dumalo po dun si, napanood po natin kay Marcos. Nasuportahan po natin si Marcos. Siya po ay isa sa mga kasamahan sa Kalinga Partner. Ano po siya? Nasa Unicap. Nasa Unicap po siya. At, nung hinala po ni Marcos, itong si, si boyfriend ni Ate Maylin. Ang pangalan nun, si Ben. Akala po natin ay tatawagin doon sa kabilang bahay. Hindi po pala. Nandun lang po sa loob ng bahay. At ang sabi po ni Ate Maylin, tawag niya ay Be. Be, may naghahanap sa'yo. Ang lambing po, no? Ang lambing ng pagkakasabi ni Ate Maylin. At talagang dito pinapakita ni Ate Maylin na mahal niya si Ben. At talagang siguro asikasong niya. Kasi sabi nga po ni Ben, nagusto niya kay Maylin, pagka daw po basa yung likod niya, talagang pinupunasan po ni Ate Maylin, o kaya pagka hindi daw po sila magkasama, tinitext daw po siya na baka basa na raw po yung likod ni Ben. Yun po ang sabi ni Ben, ha. At talagang asikasong ni Ate Maylin, at talagang napakabait ni Ate Maylin kay Ben. Siyempre tayong mga lalaki, yun po ang gusto natin. Yun pong tayo ay asikasuhin ng ating asawa. Pero po sa kanila, hindi po sila mag-asawa. Mag-ano lang po sila, mag-live-in. Mag-live-in po sila. Ang tawag sa kanila parang, ang tawag niya, girlfriend or boyfriend. At hindi pa po sila mag-asawa kasi hindi naman po sila kasal. Kaya kung nagsasama na po sila, ang tawag po sa kanila ay mag-live-in. Yan po ang tamang salita doon. Kung nagsasama sila sa isang bahay, mag-live-in. At tingin ko po, mag-live-in na po ito. Mag-live-in na. Kasi parang si Ben, doon na po nakatira sa bahay ni Ate Maylin. Ah, swerte, no? Sana makakuha tayo ng ganyan. Sana all. Meron na po tayong, saan kaya makakakuha ng ganyan? Yung meron tayong maliligawan na may sarili ng bahay. Automatic, may instant bahay, di po ba? Ang laki pa naman ng bahay ni Ate Maylin. At itong si Ben, nangungupahan lang po ito. Sabi niya nga po, nangungupahan lang siya ng bahay. Yung pong pinuntahan ni Kuya Bal Santos Matubang na kulay blue, yun po ang inuupahan ni Kuya Ben. Kasama niya po doon yung kanyang anak at yung kanyang apo. Pero ngayon, mukhang doon na po siya nakatira kay La Ate Maylin. Okay naman po yun, no? Kasi sa nagmamahalan, dapat talaga magkasama. Magkasama sa hirap at ginhawa, di po ba? Kaya, magkasama na nga daw po silang magtitinda ni Yun po ang balak nila, magkasama magtitinda. At parang, ang kailangan daw po ni Ben, yung parang sidecar. Sidecar po ang kailangan. Nung na-interview po siya ni Marcos, parang sidecar po ang kailangan para sa kanilang paghahanap buhay. At, meron na nga pong motor si meron na nga daw po itong motor si Ben. Ang galing, no?
Sana may sponsor na. May sponsor na bumili ng sidecar dito kaya no. Si Ben, para meron na silang paghahanap buhay. Sana yung mga pera na ginamit nila sa pagde-date. Di ba? Sana yun na lang ang pinang-down nila sa pambili ng sidecar. Di ba? Kesa nagastos lang sa walang nangyari. Ibig sabihin walang pinuntahan yung pera. At sana naman maging maayos si Ate Mylene at si Ben at maging forever yung kanilang pagsasama. Sabi ni Mark di daw po magtatagal magkakahiwalay daw po yan. Sabi ni Mark doon po sa interview ni ni Kalinga Prab kay Mark. At ang mahirap po dito no, kasi siyempre sana may patuloy na tumulong sa kanila. Kasi pag wala na pong tumulong at wala na pong pera, doon po nag-uumpisa ang away ng mag-asawa. Minsan ganun Di po ba? Yung pag-ayong gipit na at wala ng pera, doon po nag-uumpisa yung away ng mag-asawa at kung ano yung mga nakakita na hindi maganda sa kanyang asawa, nasisilip. Tulad niya, maraming anak si Ate Mylene. Sana naman pag-ayong gipit na gipit sila, hindi magbago si Ben. At patuloy niya pa rin tulungan si Ate Mylene sa paghahanap buhay. Di po ba? Kasi sa puhunan mukhang ang puhunan po nito manggagaling kay Ate Mylene. Ha? Pagka may tumulong kay Ate Mylene. Di po natin alam no, kung ano po yung mangyayari sa kanilang dalawa. Pero sana maging matatag silang dalawa. Sa hirap at ginawa, lagi silang magkasama. At ngayon binitawan na po sila ni Kalingap Rob. At ibig sabihin ng Team Kalingap, binitawan na po sila. Ewan ko lang po yung mga sponsor na tumutulong sa kanila kung patuloy pa rin na tutulong sa kanila. At sana meron silang pag-umpisahan na dalawa. Di po ba? Meron silang pag-umpisahan na sabihin ay puhunan. Puhunan para sa kanilang pagtitinda. At sa ganun patuloy lang yung buhay nila. At tingin naman natin mabait naman po itong si Ben. Mukhang mabait naman po itong si Ben at talagang mukhang mahal niya po si Ate Mylene. Kasi po, na po ito si Ben medyo mas maedad po ito kay Ate Mylene. At si Ate Mylene 35 years old pa lang pala ito at itong si Ben 48 years old. Kaya medyo malayo po yung pagitan nila. Kaya sa tingin ko po mahal din po ito ni Ben. At sana lang no. Pag hindi sila nawalan, ibig sabihin nawalan sila ng pera, ibig kong sabihin pagkaganyan sila kunyari naghihirap sila, tuloy-tuloy pa rin yung buhay no. Hindi sila magkakahiwalay. Kumbaga panindigan nila na talagang sila ay nagmamahalan. At sana yung mga gamit ni Ate Mylene no, hindi maibenta. Yung pang isa, yung mga gamit mo, Ate Mylene, sana hindi maibenta. Gaya ng iyong TV, na pagkamahal-mahal. Di po ba? Yan binigay ng sponsor Alam ko mahigit 50 mil yung TV na yan Nung, kasi napanood ko yan nung binibili nila Mr. 20 Boys at ni Kalinga Prab. Nandun pa nun, kasama pa dun si Jose. Kasama pa si Jose. Nung binili yung TV na yan. At medyo mahal talaga yung TV na yan. Sana hindi maibenta. Kasi sayang naman at nakakaya sa sponsor. Kung magbebenta ng gamit, di po ba? Pera lang siguro kung talagang gipit na talagang yung mga bata talagang nakakailangan. Siguro pwedeng magsalya ng gamit. Pero huwag naman sana mangyari yung ganyan. Alam naman natin na pag tungkol sa mga bata, tutulungan po yan nila ni La Kalinga Prab at Kuya Bal Santos Matuwang. Pagka bata na po ang yung siguro yung nahihirapan, nakakasigurado naman po tayo na sasaklolo po dyan sila Kuya Bal Santos Matuwang at Kalinga Prab.
Kasi mababait po talaga yung mga taong yan. Talagang pagdating sa pagtulong ay laging maaasahan. At sana ano, makita rin ng iba yung paghihirap nila Kalinga Prof at Kuya Bal Santos Matubang. Huwag nang gumaya kay Ate Maylin na bagamat siya sabihin na natin kinakalinga ng Kalingap. Ibig sabihin hindi siya pinapabayaan. Nagawa pa rin niya magsinungaling kila Kuya Bal Santos Matubang at Kalinga Prof. Yun po ay maliwanag na panluloko. Pero ang paliwanag po doon ni Ate Maylin ay nahihiya daw po siya kila Kalinga Prof at Kuya Bal Santos Matubang. Kaya siya ay nakapagsinungaling. Hindi po mali po yun. Mali po yung gano'n na, ano, na attitude. Bagamat ikaw ay nahihiya, sabihin mo yung totoo. Yung totoo. Kung talagang nahihiya ka, yung dapat huwag ka nang gumawa ng, yung sabihin yung mali, huwag mo nang dagdagan pa ng isang pagkakamali. Kasi yun nga ang kalalabasan. Yan, kita mo yung ganito ang kinalabasan. Nawala ng tulong. Ibig sabihin, nawala na sila sa ano, beneficiary ng Kalingap. Tinanggal na po sila ni Kuya Bal Santos Matubang at Kalingap Rab sa beneficiary ng Kalingap. Kaya kumbaga sariling kahit na sila ngayon. Pero lang no, kung talagang may sponsor pa na magbibigay sa kanila para pag-umpisa nilang muli. Sana meron no. Sana meron para naman din maging maayos yung pagsasama ng dalawa at patuloy na matustusan yung pangangailangan ng kanilang mga anak. Sige po, maraming salamat po. Ito po si Tito Manny Vlog. At God bless you all po. Diyos mabalos. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Bal Santos Matubang. Pray po natin, Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog. Kung nanonood po tayo ng kanilang mga video, huwag po natin skip yung ads.